Hello! Maganda ko, promise, di ba? Ito pong mamaing to. Lahat ng winish niya, natutupad. Natutuwa ako sa kanya kasi isa pa ho sa winish niya ay yung maka-guest dito sa atin. Eh, natupad. Kaya tuwang-tuwa siya. Kasama ko po siya sa Lavender Fields. Kaya siya yung aking sidekick doon. Napaka-ilamera. Yan. Walang iba kundi si Miss China! Yes! Yan! Hello, oh, Inay! Yes, nasabi ko sa promise, maganda rin ako. Oo, tama yun. Hello, hello, magandang umaga, hapon, gabi, kung saan man kayo nandito ngayon. Siyempre sa mga followers ng Inay. Hello, and siyempre I'm so happy na nandito na ako finally sa Blagay-gay mo, oo, Inay. Sa Blagay-gay, di ba? Eh, kamusta naman si China? Masaya naman, Inay, dahil unang-una, siyempre magkaharap tayo. Tagal natin hindi nagkita, last week lang, no? Oo, last week lang yun, anak. Oo, siyempre. Pero ayun, I'm really, really happy kasi nakabalik ako sa showbiz. Oo. Tapos yung pagbabalik ko rito, ikaw pa yung kasama ko. Diba? And Jodie, diba? Diba? Taray, bongga, wish grade. Totoo yung opening mo kanina. Na talagang hiniling ko lahat yun. Sinabi ko lahat. Ay, yung sinabi ko sa yung one time na magkasama tayo, na talagang minanifest kong makakasama mo ako sa work. Kaya talagang sobrang, sobrang grateful ako nung nalaman ko yung casting. Sa totoo lang, mahal ka ni Papa God. Of course. Ikaw din, tayong lahat. Tayong lahat. Mm-hmm. Kasi binigay niya yung hiling mo, di ba? Natutuwa talaga ako. At saka pag pinapanood kita ng lahat mga teleserye mo na mga, yung mga lumalabas na sa US, puro naman kami teleserye, nasa Linlang ka, nasa ganyan, pira-pirasong para eh, sabi ko, one time pag-uwi ko ng Pilipinas, makakasama ko yun. May gigil factor. Ganon. Tapos hindi lang kasama sa teleserye, as in, magkasama talaga tayo sa mga set, di ba? Diba? Akitang-kita ko na puro workout na naman yun sa IG. Mm-hmm. Paano naman nagsimula ang lahat lang ito at nag-workout ka na bigla. Kasi nung umuwi kami dito, Inay, syempre wala pang taping, di ba? Hindi pa tayo nag-taping. Eh, ano bang gagawin ko sa condo? Nga. So, kaya kailangan bumalik yung hulma ng mukha ko. Okay. Kaya talagang sabi ko, ay, mag-workout ako ng bongga kasi ayokong doble-doble ako sa ano, sa TV. Hindi, tsaka for your health. Tama. Yun din naman ang sinabi mo. So, thank you so much sa tulong ng coach ko, Coach FR. So, medyo maliit-liit na tayo ng very, very light. At gumugorgeous tayo. At gumugorgeous. Gumugorgeous tayo, di ba? Ano mo, anak? Curious akong malaman. Paano ka napasok sa showbiz? Actually, Inay, nagsimula talaga ako sa comedy bar. Stand-up. Yes, and sa punchline lap. Line. So, kasama ko sila Vice Ganda dyan, yung mga komedyante ngayon na talagang tinitingala na right now. So, nung nag-aaral ako ng college, again, minanifest ko din yun. Sabi ko, gusto ko magtrabaho sa ganyang klaseng setup kasi parang feeling ko, bukod sa maganda ko. Maganda ka naman talaga, ano ka ba? Nakakakanta ako, nagpapatawa. So, parang gusto kong pasukin yung mundong yon, which is nagawa ko. So, dire-diretso na nagigig ka every night and then na-discover ako ng manager ko, Freddy Bautista, tapos pinasok ako kampanerang Cuba. Nagdire-diretso. Yun ang first ko, direct when. Yung kay Ann? Step sister niya ako, kami mga nakataas yung buhok na gano'n na maldita. Okay. Yeah, so yun yung first acting churot-churot ko sa TV. Churot-churot. Na mga acting-acting. Ano yun? Bata pa ako nun, fresh na fresh. 21 years old. Ganon. Payat. Malikinitan. Maliit. May waistline. Yes, ganon. So yun yung unang-unang pasok. And then, nagdire-diretso na. Napasok ako sa hosting kay Willie, Wawawi. Yes. So, nagdire-diretso na. Ang dami mo palang nagagawa. Oo. Sumisirko ka ba? Tumbling ka? Mahirap pag sumirko, mabubutas lahat ng dadaanan nila. Pero ayun, so ganun, dun ako nagsimula. Comedy bar, and then once naka-step ka na sa showbiz, dire-diretso na. So, I'm happy na hindi naman nawawala ng project. Thank you so much. Thank you, Lord. So, ibig sabihin, close kayo ni Vice. Yeah, comedy bar. Magkakasama kami nung hindi pa siya active sa TV. Kasi nung nag-boom siya sa TV, wala na rin kami dito, parang kaya hindi na rin. Nasa US na kasi ako nung time na yun. Tapos sabi ko, ay, taray ng ate, dire-diretso na. And then recently, actually, nag-visit ako dun sa bar niya, nagkita kami, nagulat siya na, China! Nagulat siya nandun ako. Kasi alam niya, wala naman ako dito. Bakit China? China, actually, Chini, kasi nga Chin. Dun Chin. Obvious, di ba? So, Chini, pero nung nag-punchline ako, pinalitan nila ng China. Hindi ko alam kung bakit. Sumunod lang naman ako. Siyempre, masunurin tayo bilang, pinasok ka dyan. Ito ang gusto kong pangalan mo. Kasi sila Chocolate. Tsaka hindi uso ang may apelido sa komedyante noon. Nari Chocolate, Kit Kat. Pero nung nagbalik ako, showbiz, through yung may movie kaming ginawa, nagpalagay akong crab, China crab, kasi may asawa na. Kaya sabi ko, parang relaunching. Kaya China crab ang ginagamit ko ngayon. Parang sa new crab? Kasi yung last name ko, oh my God. Last name ko, Alimagno.
sa US. Nagkakamali sila. Parang alimango? Alimango? Ganyan ba kung crab para maayos? Para mas so nag-ano naman, China crab, o, diba? Sa isahin mo ang mga naging projects mo at kwento mo sa akin. Noong time, host ako ni Willie. Yes, nung mga, yung mga first batch niya ng host. Nagsimula ako rin yung mga taga-sigaw-sigaw lang yung yung mga opening hanggang sa kinuha niya akong host, ganyan. Ay, yung huli kong teleserye, ginawa kasama ko si Papa Albert, Flor de Luna, bago ako nag-migrate sa US, 2006 yun. Tapos yung mga iba, movie ni Judy Ann, Kasal-Kasali, Sakal-Sakali, tapos yung kay Ryan, mga ganon, yung mga stint-stint lang din sa mga movie, yung kay Ann and I, parang ako yung stepmother. Pero nakakatawa dun sa kay Judy Ann, step up. Alagi ako nabubuli sa mga stepmother, pang makabit-kabit. Step, ano ko, kabit ako ng tatay ni Juday dun sa Kasal-Kasali. So, sumikat din yung batang yung si Bronson. Kasi ako yung nanay, English-speaking si Bronson. Kaya parang, yun yung huli ko natatanat. Isa sa mga iconic movies talaga. Etiquette for Mistresses. Ayan. Diba? Oo, inay. Sobrang grateful ako dyan. Inay, kasi nakita mo naman yung mga kasama ko dyan. Inay, ibang level. Chris Aquino, Kim Chu, Isa, tapos si Claudine, and then Mika, Ming Lima. Nung nasa US na talaga ako niyan. So, nung tinawagan ako ng manager to do that movie, hindi ako naniniwala. Akala ko na eklat lang ako ng manager ko. Naakala ko may gagawing movie sa US na doon i-shoot, tapos kasama ka lang. Kasi lagi naman akong kasama lang. Hindi naman yung para kasama ka sa bida. Laging kasama lang. Pero nung sinabi niyang bida kasama ko, ha, totoo ba? Hindi ko naniniwala. Umuwi ako ng Pilipinas. Ang paalam ko, 1 month lang. Kasi 1 month lang yung parang, oh, kasi nagpaalam din ako sa boss ko. Pero syempre, Chitoronio yan. Sabi ni Chris Aquino, maniwala kang 1 month. Magagamit 2 months and something. So nag-extend na lang. But right after the movie, bumalik uli ako. So parang, pero syempre, hindi mo papakawalan yun. Dahil after that, pagdating ko ng California, merong parang magazine show doon na Adobo Nation. Nakuha ako. Oh. Diba? At least meron pa rin akong gig sa America. Because, yun nga, parang nag-connive din yun. Syempre, may ginawa ka movie. Pagdating mo doon, parang ako lang yung nag-red carpet. Kasi ako lang yung nasa US na nakas. Tapos lahat sila nandito. So, ang saya lang. Kasi parang, uy, nagbabalik. Parang ang tagal. Tapos then, after noon, dahil syempre, fresh ka, may ginawang teleserye si Kim sa New York, sinama ako nila Tita Malu kasi nga, parang fresh pa yung ano namin ni Kim. Oo, tama. Nasama ngayon ako. So, shoot namin sa New York. So, parang may ginagawa pa rin on the side, pero yung pinaka-recent talaga na nag-ano sa akin na magbalik showbiz is yung movie ni Coco and Jody na nakasama ako. Yung huli, yung Love You with an Accent na ginawa 2022 sa LA namin shoot. Doon kami nag-band. Sabi ko, ay, gusto kong bumalik. Na-miss ko. Ay, nandito ako ngayon, kaharap mo. Iba kasi pag gusto mo talaga. Yes, parang ng dugo mo na. Yung mo lahat na eh, di ba? Oo, parang kahit ang tagal mong napahinga. Hahanapin ang katawan. True. Tama. Kwentuhan mo naman ako yung mga sa mga behind the scenes yung dito sa etiquette. Yung sa etiquette namin, binahay ako dyan. Nandun ako, malapit ako sa ABS. Tapos magpupunta kami, magshoot kami. Maganda rin yung bonding namin kasi magkakasama kami si Ate Chris. May paano, may pa-hotel yan. May pa-ganyan. Kahit may sarili na kami yun. So, magpapaano yan. Oh, dito kayo. Parang nakaseparate kami. Nakatawa sila Rick Chito kasama. Mababait. Sa isahin natin yung mga casting. Nagtatandaan mo yung moment niya together during the taping. Mga ganun type. Yeah. So si Kim kasi, first time ko nakita doon, si Isa din. So, ganun mukha ni Isa, di ba? Yeah. So crush na crush ko yun si Isa. Sinabi ko din sa kanya. Tapos si Clau, dahil nagkasama na kami sa teleserye. So, nung time na yun, magkakilala kami. So, hindi ako nahirapan. Pero nung time na yun, ang talagang kaklose ko, doon sa, syempre, pag nagtaping kayo, sino lagi mong kasama. Si Kim at si Claudine. Dahil kami yung magkakasama ng area. Siyempre si Chris. Hindi nga ako makaano kay Madam. Pagkakausapin lang niya, doon lang magkakausap. Pero hindi ako maingay sa kanya kasi nahihiya ako talaga. Ba't sa'kin hindi ka nahihiya? Eh, syempre, bakla ka, diba? Oo, bakla ka diba? Bakla. Oo, dahil nagkaramdaman tayong bakla. So parang, kaya ganun. Noon na-realize kong bakla ka, inay. So hindi ako nahihiya sa'yo. Yun nga. At least. Kasi sa set natin, di ba nagdrama tayo? Pero pag sinabi, okay, change angle. Inay, oo. Talaga, walang tigil ang mga ano natin. Hindi tayo napapagalitan ni Derek. Anong natutunan mo doon sa etiquette? Sa etiquette, hindi sa natutunan na. Yung parang ano yung naging parang realization ko nung time na ginawa ko yung pelikula na yan is yung parang, oh my God, meron pa pala akong ilalabas. Parang dyan talaga lumabas yung pagiging parang actress ko. Kasi may eksena dyan na parang di naman inihingi sa eksena na mag-iiyak ka like Maricel Soriano. Siyempre, ikaw, nai, talaga pag umiyak ka, iyak. Pero yung time na yon parang syempre parang hindi ako komedyante dun sa palabas. Pero natatawa sila. So parang sabihin ko, okay. Actually,
maganda yun. Oo, oh, like, di ba? Minsan, yun. May eksena, yung nakalatag si ito, Pip, tapos mamamatay kasi may eksena, parang mamamatay na siya. Actually, namatay siya. Tapos umiiyak, syempre, o paano kay eksena? Wala naman sinabi si Direk na umiyak ka, pero maiiyak ka sa scene. Ay, I'm proud. Naiiyak ako. Ah, talaga ba? Nung dumaan, sabi ko, nakita mo, may tumutulo, di ba? Marunong pala talaga ako, Marte. Marunong ka? Ano ka ba? Sakita ko pala sa'yo. Diyos ko, hindi lang comedy ang kaya mong gawin. Pero nung nakita mo ako, nagandahan ka ba sa mukha ko? Oo naman. Like yung parang, nung nakita mo ako parang isang anghel, ano mo ba? Na-appreciate mo yung mukha ko? Na-appreciate naman kita. Bakit may naman? Hindi, kasi nakikipag-usap ka. Maganda yun eh. Talaga. Oo, tsaka nung first time tayo nakita ko, maalala mo, di ba? Siyempre, sabi ko, Maricel, ayan na. Sabi ko, hello po, ako po si China, ako po yung assistant yun. Hindi mo nagpakilala ka sa'yo. Katabi ko si Jody. Kasi siyempre, ngayon lang tayo nagkaharap. Oo naman. Opo, kaya sabi ko, ay, si Inight. And then, yun, and very open ka naman. So, hindi na ako natakot. Oo, wag lang naman dapat ikatakot. Hindi kasi siyempre, natural din kasi yun. Na siyempre, diamond star ka, Maricel. Hello. Pag naramdaman mo yun, magpipray ka para matanggal. Mm-hmm. Kasi mas makakapag-portray ka ng mas maganda. Mm-hmm. Kaya nga, as in, sobrang grateful ako nung first scene natin. Sabi ko nga, at least, wala yung ganon. Ilang beses kitang parang gusto kitang katukin. Mag-hello ako. Hindi ka pa ready. Sabi ko, sige na nga, on sa set na nga lang. Tapos nagpasok mo doon, Diyos ko, ang fresh-fresh mo. Ang puti. Para kang apparition kasi nakaputi ka. Yung first scene, remember, naka-white ka nun eh. Late, nakaputi ako. Mahilig ako mag-black. Naka-white ka, tapos ang fresh-fresh mo. Tapos ako lusaw na. Parang hiyang-hiya ako. Ano ba naman ang fresh ni Maricel? Tapos ako, Gardebersosa. Sabi sa akin ng inay, tubig lang anak, uminom ka lang ng maraming tubig. Diyos ko, galon-galon na yung iniinom ko, hindi naman ganyan yung itsura ko. Bakit ka lang pala nag-America? Anong ginawa mo doon? O, di winish ko na naman uli yun. Malaloka ka na. Dami kong wish, di naanlaw mo. Noong time kasi na yun, syempre, showbiz, busy-busy sa showbiz, ganyan. Parang nagsisimba ko lagi sa baklaran. Ay, naalala ko, kasi nakasabay ko pa si, si Pidol, si Mang Dolby. Every Wednesday yung baklaran noon, after comedy bar, pupunta kami. So, iniikutan mo yung mga santo, ganyan. Tapos, wala lang, sabi ko lang, nag-wish lang ako na parang, Lord, bigyan mo naman ako na mapapangasawa na yung hindi ako yung bubuhay. Dati naman, sugar daddy. Ay, hindi. Wag gano'n. Hindi naman gano'n. Tapos gusto ko makarating sa Amerika, ganyan-ganyan, Kemerot. Ayun, dumating. Tapos, pinitisyon ako. Hindi na ako Marte. Eh, nung time na yung ginagawa ko pa yung sequel ng Kasal-Kasali ni Juday. Yung manager ko naloka sa akin, sabi ko, ba't aalis? May project naman. Hindi ka umalis nang wala kang ginagawa. Yung nga, may ginagawa. Kaya sabi ko, tay, kasi, hindi naman laging may gano'n. Eh, nandyan eh. Oo. Sinunggaban ko na. Alam mo, tama yung ginagawa. Tumambling na ako papunta Amerika. Kasi, hindi lahat ng oras kumakatok ang swerte. Yes. Oh. At saka yung iba akala, Diyos ko, di ba minsan pag dito ka, asawa mo na, no, baka hiwalay na kayo. Uy guys, walang gano'n. Walang gano'n, dapat. Very supportive ang daddy crap. Naging masaya ka sa Amerika. Yes, oo. So, doon mo nagampanan yung buhay na pagiging ikaw yung ina. Yes. Diba? Ikaw ang asawa. Oo, dakilang ina. Ikaw ang kaibigan. Oo, tama. Trabaho ako doon ng normal, ganyan. Ang first trabaho ko doon, bagay sa akin. Tanungin mo kung ano ang trabaho mo doon? Beauty consultant. O, di ba? Bagay na bagay. Makeup artist. Ano mga attire mo doon? Hindi, sa Sephora kasi ako nag-work. Ay, ang taray. Makeup artist ako sa Sephora. So, yun, consult ng mga skincare, makeup, ganyan. So, para mga 2 to 3 years na enjoy ko yung mga gratis, mga free, so, puro makeup, pang malakasan, di ba? Ganun. Tapos, nagko-comedy bar pa rin ako kasi may comedy bar din sa San Francisco. So, I'm still doing that sa side. And then, nag-switch ako, nag-move kami sa Mandang Hayward location, nag-insurance agent ako, insurance agent. So, I said, ka ba? Oo naman, inay, 10 years ako, yun talagang bread and butter ko sa US. 10 years akong insurance agent. Until now naman, marami akong client na kausap ko pa rin up to now, na akala nga nila, dala ko yung computer ko kasi hindi ko din na ayoko maabala sa mga taping. But I still talk to them, tapos endorse kung kailangan. Maganda. Kasi, yes, sideline pa rin yun. Pero yun ang talagang trabaho ko sa US. So, I sell insurance Ang ganda naman naging trabaho mo. Yeah, oo. Bagay maganda. Sa, parang ako maganda. Maganda. Since pinag-uusapan natin ang Lavender Fields, di ba? Mm-hmm. Paano ka nasabihan dito? Paano yung kwento mo naman sa akin? Hindi ako nasabihan. Ay, paano? Ipinilit ko yung, sa charot lang. Hindi, nung uuwi ako at may intention ako magstay, message ako kay Mother B-Boy. Ah, oo. Sabi ko kay Mother B-Boy, Mother, ganyan. Chika ko talaga sa kanya na uuwi ako ng Pilipinas, Bekeneman. Sabi ko, mag-i-stay ako ng medyo longer, ganyan. So, nagbigay ako ng intent. Nung nalaman niya na ganun, ay talaga ba sige kausapin ko si, dito nga. Siyempre, naghintay lang ako and everything. Nung nagkita kami one time, wala akong ka-idea. Yung manager ko nagko-contact din. Tapos biglang kinausap si Miss Kylie. Sabi niya, yes, meron po. So, meron nagkunaib-kunaib na rin naman. Nung nasabi, na ganun, ay!
Habs, ang bilis. Airing na tayo. Yes. Alamang role mo talaga. Oh my God, ang napakagandang sidekick ni Ina. So hindi tayo sure kung sila ba ay matutuwa sa labas ko dito o mabubwisit kay Dahlia. Oo, kay Dahlia. Hindi pa natin alam. Biglang kinabahan ako. Hindi, ako ang tingin ko. Ano piling mo? Matutuwa sila. Matutuwa sila? Oo. Kasi baka mamaya hindi ba maiinis? Kasi hindi, breaker kasi kayo eh. Talaga. Kayo breaker eh. Ito, meron lang akong sa inyo guys ha. Nung eksena ko si Inay, may makikita kayo eksena namin dito na pag tinignan niya ako ng gano'n, nakakatawa yung itsura ko, yung arte ko na... Yung natakot, kasi nung cinema screening, ganun eksena, pak, pinagalitan mo ko yung takot kung ganyan talagang nakakaloka yung mukha ko. Parang lumiit siya. Ang maldi-maldita. Pero pag tinitigan mo akong, Dahlia, ay, kakatakot. Tapos sabi ko, dinalya lang ako ng isang Maricel Soriano, nanginig ako, para kung maiiyak na, parang kala mo, sasampalin niya ako sa eksena. Hindi pa ako nasasampal sa baba, pero takot na ako sa kanya. Wag! Naman eh. Sabi ko nga, hindi daw po ang pagiging artista mo pag hindi ka nasampal ng isang Maricel. Pero Inay, nung time na yun, huwag muna kasi bagong surgery lang yung baba. Tawag-tawag ako nung nagsabi mo yun sa akin. Diba? Nakakatakot ang babae na to. Kamusta maging sidekick ni Aster? Ay, masaya. Siyempre, diba? Masaya maging sidekick ni Aster kasi ang dami kong kulay. Oo. Ang dami kong outfit eh. Ang dami niyang outfit. Yung misin, colorful. Napapagalit na ako ni Derek. Mas parang mas mayaman pa yung itsura mo. Kay Maria, magbawas ka. Sabi ni Derek na ganyan. Sabi ko, ganun ba? Eh, di ba nga social climber ako dito, Derek? Oo. Amay, mas makulay ka pa. Lagi ako ino-okray ni Derek na ganyan. Pero ganun lang. Oo. Sabi niya, ano to? Si Maricel nakaganyan, ikaw nakawedere eh. Kasi nga, di ba, idol. Gusto ko yung character ko dito kasi ako lang siya. Oo. Ako lang siya. Like, China lang siya. Nag-enjoy ba sila naman nung biglang naging Dahlia ka? Yun ang hindi ko sure. Kasi minsan pag nababasa ko yung mga comment na, kailan ka malalabas? May ganun, di ba? Kasi hindi pa tayo lumalabas. Hindi pa, yung mga moment na to, hindi pa kami lumalabas. Pag lumabas na ang Inay, ang Maricel Soriano, lalabas din ako. Tapos sabi niya, siguro, siyempre, wala silang alam sa story, di ba? Pero nakakatawa yung pag binasa mo na parang siguro nakakatawa ka na, Diyos ko, di natin sure kung matawa kayo, mabwisit. Yun nga, dun magkakaalaman pag lumabas na tayo. Kung anong feedback ng mga otaw. Di ba? Mabwisit pa sila kay Dahlia o matatawa. Oh, mga ganun. Hindi ako matatawa. Tatawa ka, Inay. Mm-hmm. Natatawa ka ba sa akin pag eksena mo? Natatawa nga ako. Di ba kaya nga lumuyok akong ganyan? May eksena kami. Minsan nakikita kita eh na parang matatawa ka pero hindi mo pinag-alala. Pipigil ko kaya. Tsaka may side comment ka lagi sa amin, antipatik ka. Ginaganyan. Masaya kasi kami sa set talaga. Sobra. Happy kami. At saka ang sarap ka trabaho ni Direk Manny. Yes, diba? Lahat sila. True, saka, true. Lahat si Direk Jojo. Mm-hmm. Diba? True, happy-happy lang. Ingay happy, lang natin. Happy. At saka lagi ako na-award kasi best in TikTok ako sa set. Ngayon naman, sweetheart, usapang pamilya naman tayo. Ilan ang mga bata mo? Okay, so meron akong dalawang bagets. 10 years ang gap nila. Si Sean is 15 years old. And then si Shane, we call her Dudang, 5 years old naman siya. So ang nasa kinder na siya ngayon. Alam yes. mo, ang cute ng mga anak mo. I call them crablets. Kasi crablets. China crab and my crablets. Tatanong ng iba bakit ang tagal ng gap. Ayoko lang kasi nung sunod-sunod. Wala naman ako against sa mga gusto sunod-sunod. Siyempre, trip nila yon. Pero nung time kasi na nasa akin yung panganay, parang gusto ko siyang ma-enjoy hanggang lumaki siya. And then siya yung nag-decide kung gusto niya ng kapatid. Nung sinabi niyang yes o di go, during the time 35 ako, parang it's now or never. So mag-decide tayo kung mag-next o wititit na, di ba? Wititit na o push or what. So nung 35, ayun, lumabas yung isa. So which is happy naman ako, I did. Kasi at least may... Di, kasi syempre pag lumalaki isa, next thing you know, hindi mo nakasama. Oh. Pero pa ako isang maliit, di, parang hindi naiwan. Kasi ako isang anak lang ako eh. Ah, kaya parang ayoko naman siyang ma-feel niya parang the heiress. Yes. Diba? Eh kasi ganito itsura, dadagdagan mo pa ba? Sabi ng mga magulang ko. Nabuwis siya, sabi niya, isa ka na lang, huwag ka nang dagdagan, gano'n. Tila! Tawang-tawang na naman ako. And then syempre, si Daddy Crab nasa US. Hello, Daddy Crab. Kasama ko ang Inay. Uuwi din siya dito sa Pasko. Ah, makikita siya natin siya. Yes, dito siya magpapasko daw. Syempre, mamimiss ako. Ganon. Oo nga. So, balik ba? Sabi ko, umuwi ka dito. Baka may machismis tayong hiwalay.
Charot, charot. So, yung mga bata ba, lumaki sa Amerika. Yes, ina. Diba? But nagtatagalog sila. Yes. Ang galing. Lalo na yung panganay, syempre 15 na siya. Like pag kinausap mo siya ng Tagalog, diretso walang accent. Talagang Tagalog. Ayoko na nakakaintindi lang. Gusto ko nakakapagsalita siya. Uh-huh. At saka ang hirap naman, Diyos ko, pag nasa US, napagalitan ko, English pa ang hirap. Kaya sabi, hindi pwedeng ganun. Mahirapan ako, baka hindi ko ma-express. So, Tagalog siya. Tapos hindi, yung maliit, marunong din mag-Tagalog. Ang musay nga niya. Galingan mo, mama. Sabi, di ba, bago tayo mag-take, di ba? Galingan mo, mami. Ang galing niya. Since ikaw ay isang komedyante na maganda. Sexy star, syempre, dramatic ganun actress. Ganun ka rin ba bilang isang ina? Parang, I think so. Kasi yung anak ko, like si Sean, sabi niya, like, natatawa siya sa akin. Pag serious, syempre, iba, alam din niya yung parang hindi, iba. Kasi pag serious ka, pumapunch ka pa rin. Pinala kita eh. Hindi, ko na ipag magkakasama tayo, pero pag sa family, bahay. Sa bahay, syempre pag galit. Pero alam niya. Pero alam ko pala, pumapunch ka pala. Kilala kita eh, hindi mo maiiwasan yun. Alam mo kung bakit. May mga segway-segway. Kumisyante ka eh. Nandun talaga. Ganun talaga. At saka may tanong ako, happy ka ba ako nanay mo? Minsan may tanong ako ganun sa kanya, oo naman, ba't may, parang di ka sure. Bakit may naman? Hindi, pero ano, pag sinatanong ko sa kanya, napaproud sila, lalo na ngayon, nakikita nila ako sa TV, makikita nila ako ulit, mga ganun, totoo sila. So, happy naman ako, di ba? Sila yung cheering squad mo. Yes. Yan yung mga, yun ang nagpapalakas sa atin. Tama. At saka yun ang, kaya tayo gumagaling. Tama. Dahil tama, sa mga mata. Sa family. Basta, parang, keep lang natin na intact yung family. Since mahilig ka mag-wish, di ba? Anong wish mo para sa mga anak mo? Magawa nila yung mga gusto nila, kung may mga gugustuhin nila, di ba? Kasi parang ako lahat ng tinuturuan ko sila kung paano nila makukuha yung mga gusto nila. Just be positive. Ikaw ba yung tipo ng nanay na sasabihan mo yung anak mo na, oh, gusto ko paglaki mo, dapat abogado ka, ha? Ay, hindi. At saka yung paglaki mo, kailangan doktor ka. Meron lang ano, like parang gusto mo ba maganda? Magsasuggest lang ako. Sabi ko, gusto mo, kasi nyari, sa US, puro mga nurse, doctor, gusto mo mag-medicine? Sabi niya, no. Nag-express na agad siya ng, anong gusto mo? Kasi she's into writing. Nagsusulat siya ng kanta. Nag-ano siya, like, nagko-compose siya. Yun nga, para nakuha, diba? So, kumakabi ko, edi, pursue mo ko, ano, so, gusto niya kumuha ng sa college ng creative writing, parang sa music, mga ganon, keme-keme. Di go. Eh kung dyan yun ang gusto mo, kung dyan ka mag-excel, ganun. Kaya ako tinanong sa'yo, kasi hindi rin ako ganun. Yung kinakailangan ikaw mag-abogado. Kasi kung minsan, hindi naman natin sila pwedeng diktahan. Yes. Siyempre may sarili silang gusto. Oo, may sarili silang gusto. Bukod doon, yun ang magiging buhay nila. Yeah. Mahirap yun, kawawa yung bata. Yeah. Pero mo, ginagawa nila yung pumapasok sa school. Tapos hindi para sa kanila. Yes. Pero hindi para sa kanila. Mm-hmm. Kasi ang fallback din yan, at the end of the day, hindi sila masaya. Hindi sila happy. Oo. Kasi tapos hahanapin din nila yung gusto nila later on. Nagsayang lang kayo ng oras. Nagsayang ng oras. Ano naman si Daddy Crab? Si Daddy Crab naman, supportive siya talaga. Like, hindi ako nahirapan dyan. Napakaswerte ko din sa asawa ko. Dati nga, kinukwento ko nung etiquette days namin, hindi sila makapaniwala na parang si Daddy Crab naglalaba, namamalengke, lahat-lahat. Rey, naka doon. Parang naloloka si Chris, parang ganda mo naman doon. Which is siya talaga gumagawa ng lahat, literally, parang kung prinsesa. Pag, di ba, nagdadrive ka, maggagas ka, siya pa nagagas. Ma-eme-eme, dad, maglalaba ako. Ako na! Naglaba. Tapos nagtupi. As ako, nanonood lang teleserye, kumakain. Diba? So, but kidding aside, hindi siya yung typical na pag, di ba, asawa, babae, o ikaw magluto, tapos yung lalaki na, hindi, baliktad nga eh. Oo, baliktad. Kaya may sinuloko ko, manager ko, may kapatid pa ba yan? Wala, isang lalaki lang siya. Ang bait. Hindi ako nahirapan, yes. So, thankful ako doon. Kasi hindi yung, hindi yung parang, di ba, yung nandiyombag, tapos hindi. Alagang-alaga ka nga na parang hindi ka, di ba, hindi ka, pag magigiga ko sa gabi, hinahatid pa ako, susundin. Yung mga ganun tipo, ganun siya kapatid. No? Kaya sobrang thankful po niya agad talaga ako umuwi dito. So, dami mo nang pinagdaanan mo. Anong wish mo sa career mo? Yung, okay, wish ko siyempre na eh, magbongga talaga yung karir natin pagbabalik dito. Hindi to yung kasi akala niba parang after this uwi ka diba, after Lavender. Sabi ko hindi, until meron, go lang. So hopefully, yung naudlot before na iniwan ko, madiretso ko this time. So yun, naniniwala naman ako na mangyayari yun. So, ibang faith mo, no? Ang lakas mo kay Papa Gan. Thank you. Basta, naniniwala lang ako. Gusto kong gawin. If I, you know, if I want it, I can get it. Yes. Positive ka lang dapat talaga. So, yeah. Thank you, Dream Sabi nga nila, oo, kaya sabi nga nila,
pag winis mo, i-claim mo na. Yes. Sabi. Ganon. Totoo yun, ano? Totoo. Kaya yung kapasalamat talaga ako sa Dreamscape. Oo. Dahil yung dream ko, oo, yun pa rin na gusto kong magkaroon ng project sa Dreamscape. Kasi nung umalis ako, wala namang Dreamscape. Walang ganun-ganun wala before. Wala pa. So, yung project na nabigay sa akin is yung, ito nga, yung ate, oo, na napakalaki. Sobrang talagang inaabangan ng mga nanonood. Nakakatawa na. Nakakatawa yung pagbabalik ko, ang ganda din ng project na nasamahan ko. So, super, super, so, super so thankful at, oo, nasama ako sa Lavender Field. Maraming no, thank you. Line up mo ako dito kasi ang ganda ko. Line up ka naman, di ba? At para thank po sa you. Inyo, maraming maraming salamaste. Ito po sa ilalim ko anong gagawin ninyo. Kaya sana naibigan ninyo ang storya ng aking magandang guest at napakabait ho nitong babae na to. Very sweet and thoughtful. Maraming salamaste. Bye-bye! Bye! Okay, bye-bye.